Okay, wala na. Attorney. Oh, may pa sino pa? Marjorie. Apo, attorney. Masalita ka, ano problema? Ano problema, Marjorie? Kasi yung mama ko po bumili ng property. Property ngayon. Yung property po kasi nakapangalan sa kanya, married po siya sa tatay. Ano? Ano? I cannot hear you. Okay, next. Send you, ha? Say, I need to answer. Mayroon ikum i-entertain ng mga kausap. So, isa-isa tayo, okay? Maria Aurelia. Oh, yes. May know your location. Okay. So, parang nakit po ako for the state's attorney. Oh, anong problema? Kasi meron po kami, yung parents ko kasi po, maagang namatay. So okay. Yung title po ng bahay namin, hindi po nailipat agad sa pangalan namin. So yung nakatitle po sa nakatitle po kasi doon sa title ng bahay namin, yung engineer pa po na may-ari ng bahay. Uh-huh. So nabili na nga po ng father ko, and nalang po siya sa pag-ibig. Uh-huh. So ngayon po namatay si father, hindi po natubo sa pag-ibig si titulo. Hmm? Ngayon si mother ko po, mayroon po siyang nilapitan na si tatay ang daddy ko na para tubusin yung yung title ng bahay doon sa bangko. Ngayon po kasi, ang nangyari sir, nung na-check ko po kasi, since 2014 po kasi namatay si mother, tapos hanggang present po kasi ngayon, ang title po kasi na nakaning doon sa title ng bahay is yung engineer pa rin po, yung unang may-ari. Eh nataon po yung secretary ni ng daddy ko na pinagkautangan namin, pinapalis na po kami sa bahay. So, ang sinabi niya po kasi, wala po kasi kaming hawak. Naasabi niya po kasi, nabili niya na po ang bahay namin. Wala po siyang pinapakita. May deed of sale ba yung tatay mo? May nakuha ka ba deed of sale? May hawak, sir, eh. Pero ang sabi, ay, attorney, ang sabi po kasi niya, nagkabentahan na daw po. Pero okay, wala po kaming hawak na proof na naibenta po. Oh, hindi ka pwedeng ganun. Pag real property ang nag-usapan, based yan sa loan obligations and contracts, pag real property pinag-usapan, it should be in writing. Second, it should be in a public instrument. And third, dapat naka-registered yan. So kung wala yan, kung sabi-sabi lang, so ibig sabihin, hearsay yun. So paano natin ma-prove na may sale? Kailangan may deed of absolute sale. Opo, kasi attorney, kasi nakita ko po sa registration of deed, naka-title po siya dun sa unang may-ari. Yung nga, so yung unang may-ari po is... Opo. Ano no? Buhay pa po yung unang may-ari. Oh, so, kasi may deed of sale ba? Mas maganda kausapin mo yung naka-register doon, kung sino yon. Kausapin mo kung may deed of sale yung tatay mo. Kumuha ka ng copy para ma-process mo yung pag-transfer ng titulo ng property. Ha? So, yun lang yan. Kasi hindi pwedeng usap-usap lang, sabi-sabi lang. Ha? Bawal yan sa real property. Okay, thank you. By the way, for free legal advice, please call me landline within Metro Manila 809-6203 and mobile number natin. Pwede ka mag-text o tumawag sa 0917-329-5353 or 0932-885-6203 and please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you! So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin. Pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. Repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text o through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs.
Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.